Tayo po ay dadako sa ating pong Lord's Prayer, Psalm 91. Purihin ang Diyos. Tayo na po tayong lahat sa ating sama-sama panalang. O, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Magkatahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lolokoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya'y natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa inyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000.
di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong magingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong oring mga paghihirap sa inyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit sa handako ika'y maparoon, siya'y iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas, kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas, mababagsik, di ka maano sa mga serpiente, leon, mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan. At kung may hilahin ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpagumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasagamahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kapagpalang gabi sa iyo, Brother Lito. Kapag-hapon. Amen. At kayo sa ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan. Amen. Okay? At Amen. Salamat sa Lord. Tabahan ibigay ang atin ng Panginoon. At sa oras pong ito, tayo Amen. Po ay dadako po sa ating pong banal na misa. Amen. At ating pong mass presider po sa hapon ito. Ay si Reverend Father Sana Declaro. Ang spiritual director ng El Shaddai WSI-TPFI. Ayan, at tumayo na po tayong lahat. At tayo po ay pungunahan nating mga kapatid bilang paghahanda sa banal na misa. Narito po ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Purihin ang Diyos. Mala sa palakpak sa Diyos na buhay. Sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Kumapalakpak, kumapalakpak, kumapalakpak! Ayan, Lord to God. Sige po, tayo po ay masitayo na. At ihanda po ang ating mga sarili. Sabihin po sa iyong mga katabi, kapatid, kapatid, handa ka na ba? Handa ka na ba? Huwag na puli sa Diyos. Puli sa puli Diyos. Sino ang handa na? Taas sa kamay. Iwagayway. Pumalakpak ng malakas. Lord to God. Lord to Christ Jesus. At yan, sige po. Tayo po maghanda na po sa ating banal na misa. Manatili po tayong mga nakatayo. Lord to God. Praise God, purihin po natin ang Panginoon, purihin ang Diyos, hallelujah, pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoong Heso Kristo, hallelujah. Isang maganda at pinagpala pong gabi sa ating lahat, mga kapatid, po kay Kristo, ikinalulugod po namin na kayo ay makiisa sa oras na ito sa pinakamataas na pagsamba at pagpupuri sa Diyos, walang iba kundi ang banal na misa. Ihanda po natin ang ating mga sarili at damhin nating lubusan ang banal na presensya ng ating Panginoon. Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma,
bilang panimula, sama-sama po at buong sigla nating awitin ang pambungad na awit. Ala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Lumapit tayo sa Panginoon, sapagkat siya ay puno ng kabutihan at handang magpatawad. Higit nating pagsisihan ang hindi natin pagtugon sa mga nangangailangan na mga migranteng manggagawa at ng kanilang mga mag-anak. Sa kapabayaan naming kilalanin ka sa katauhan ng mga migranteng manggagawa at sa hindi namin pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pagpapabaya o pagtalikot namin sa aming pananampalatayang Kristiyano, kapalit ang karangyang materyal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa kawalan namin ng katapatan, sa pagbibigay ng tulong sa aming mga kababayang migrante at sa kanilang mga mag-anak, kahit na ipinagsisigawan namin sila ang makabang bayani ng bayan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw
para sa Pasko ng Pagkabuhay. Kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayong lahat at pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa labok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay ng buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito at humipo lamang o humipo man lamang sa puno niyon, ay mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika na nga." Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakit sa katawan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan.
tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kaniyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang salak. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa pinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal ng Ama nating may kapal. Panginoon at sumahin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo.
Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi niya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel at naiingatan ka, aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinararin siya ng Diablo sa isang mapakatas na bundok, mula roon ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo at pakinggan po natin ang homilya. Brother Mike Bilarde, Sister Bilen, mga minamahal kong kapatid sa gawain, purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. At kapag unang linggo ng Kwaresma ay pinagdiriwang ng ating simbahan ang pambansang linggo na mga migrante at mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bayan. Kayo ba, sino sa inyo ang may kapatid, kamag-anak, magulang na nagtatrabaho sa ibang bayan, sa abroad? Naku, halos lahat. Alam po ninyo, marami sa ating miyembro ng gawain ay mga OFW. Marami ang miyembro ng El Shaddai na nasa ibang bayan at doon sila'y nagtatrabaho, di ba? Kaya ngayong linggong ito, ipagdasal natin ang ating mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bayan. Ang sabi dito, ang krus ni Kristo ay patuloy na pinapasan sa sugat at sakit ng mga migranteng Filipino na nakakaranas ng pagmamalupit ng kanilang amo. Hindi lamang yan. Napakahirap na mawalay sa pamilya, di ba? Alam po ninyo, doon sa amin sa ermita ay may dormitory na mga seaman sa likod ng simbahan. Yan ay project ni Cardinal Rosales. Marami akong nakakausap ng mga nagtatrabaho sa abroad. Bago sila mag-abroad, doon muna sila nakatira sa simbahan at ang ginagawa namin, tinuturuan namin ng katisismo, ng prayer, ng spiritual para pag umalis sila, sila ay handang-handa spiritually.
Minsan nakikinig po ako sa sharing nila. Sabi nila, mahirap nga lang ang buhay sa Pilipinas, pero napakahirap mawalay sa pamilya. Pag nagbe-birthday daw ang kanilang anak, pag nag-graduation, o Pasko man, wala. Hindi nila kapiling at ito rin minsan ang nagpapabigat ng kanilang damdamin. Ngunit ang sabi ng ating pamahalaan, sila daw ang mga bagong bayani. Tunay nga naman, sapagkat sila ang malaking iniririmit na dulyar sa kaban ng ating bayan. Tunay nga naman, dahil sa kanilang sakripisyo, dahil sa kanilang magpupunyagi, ang natutulungan ay hindi lamang ang kanilang pamilya, kung hindi ang bayang Pilipinas. Napakahirap nga naman kung tutusin. Kaya dapat ang ating gobyerno, dapat may maliwanag na programa para sa ating mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bayan. Noong po, kwento ito sa amin ni Cardinal Tagle, siya daw ay inimbita sa Milan na magmisa noong nakarang linggo sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa Milan o sa Italy. Sa loob daw ng katedral ng Milan, ang wika niya, siguro nag-a-accommodate na mga mahigit na 9,000 mga nagsisimba. Sabi daw sa kanya, Cardinal, pwede niyo bang blessan ang nasa plaza, yung hindi makapasok sa katedral? Wow! Paglabas daw niya ng pintuan ng katedral para mag-bless, mas marami palang nasa labas na mga Pilipinong nagtatrabaho. Sabi niya, siguro mga 20,000 yung lahat na nag-attend ng misa yon. May nabanggit pa siyang nakakalungkot, kahit nandoon sila, ang ibang mga Pilipino ay wala rin trabaho. Ngunit, tinitiis nila ang lungkot, ang paghihirap, pagmamalupit minsan ng amo, ang malayo sa pamilya, ang kakulangang programa sa kanila, lahat ng yan ay niyayakap nila para sila sa ngalan ng pag-ibig sa pamilya at sa ating bayan. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayon pong linggong ito na nagdiriwang ang simbahan ng National Migrant Sunday, may tungkuling tayo na ipagdasal natin ang ating mga kapatid na nangingibang bayan. Ewan ko ba, tamang-tama naman ang ating gospel reading for today ay tungkol sa tukso. Diyan din, malalapit ang tukso eh. Naku! Siguro, may mga alam kayong pamilya ng asawa ay nag-abroad sa Pilipinas, yung asawa na tukso. O yung ang natukso, yung nasa abroad. Ito talagang si Satanas, kung sinong nanghihina, siya lagi ang nilalapitan. Dito po sa ating binasang ebanghelyo ngayon, kahit si Jesus ay tinukso rin, at narinig natin na 3 beses siyang sinunod dito, sabi ni Satanas, kasi nagpa-fasting si Lord eh, 40 days. Gutom na siya. Eto na,
natutukso na siya. At tinukso naman siya sinata ang sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ang sabi ni Satanas, gutom na eh. Pwede mo namang gawing tinapay ang batong ito eh. Alam nyo, ang sabi ni Jesus, etong pinakagusto ko eh. Sumagot si Jesus, nasusulat. Ang inilaban ni Jesus ay ang salita ng kasulatan. Kayo ba pag natutukso, anong inilalaban ninyo? Ha? Dapat kung anong ayon sa salita ng Diyos, ibulalas mo, sabihin mo, ito ang nasusulat, kaya lumayo ka sa akin, tukso. Naku, yung nanunukso sa'yo, mag-aantanda sa krus yan. Kasi, binanggit mo ang ayon sa kasulatan. Kaya dapat lagi kang makikinig sa preaching ni Brother Mike. Dapat ipinapaliwanag sa inyo ang totoong nakasulat. Kasi may iba, nagko-quote din ang nasusulat. Pero iba naman, ang sunod na tukso, sinabi pa, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang wika, tumalong ka dyan, magpahulog ka. Diba sabi, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel at iingatan ka, aalalayan ka. Sabi ni Jesus, nasusulat din naman na huwag mong subukin ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ang pangatlong tukso sa Panginoon, lahat ng ito ibibigay ko sa iyo, magpatira pa ka lamang sa akin. Ngunit ang sinabi ng Panginoon, nasusulat, ang Diyos, ang Panginoon, ang iyo lamang sasambahin. Si Satanas po, kaya tinutukso ang ating Panginoon dito sa ating binasang Ebanghelyo, kasi ayaw niyang matupad ang plano. At ano ang plano niyan? Ang tinatawag na Paschal Mystery, ang pagpapakasakit, ang pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Hinahadlangan ni Satanas ang plano ng Diyos. Ngunit alam naman natin, nagwagi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay nagsasabi ng ayon sa nasusulat. Alam niyo, ang sermon kong ito, isinesermon ni Brother Mike, even before me. Di ba? Binabanggit niya yung ayon sa nasusulat. At yan po ang ating panghahawakan sa oras na tayo'y mahina at prone to temptation. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, lalo na po mga kapatid nating nagtatrabaho sa abroad, malalayo sa pamilya. Mga kapatid nating hindi natin madalas makausap. Minsan, mas malapit ang panunukso sa kanila ng kalaban. Kaya tayo, bilang mga kasamahan nila, ay may pananagutan na samahan ng mga migranteng Filipino, mga OFW, ipagdasal natin na sa araw na sila'y tinutukso, magtagumpay sila at humawak sa kasulatan na kung saan magbibigay sa kanila ng liwanag. Mga minamahal kong mga nasa gawain, mga kababayan, ngayong National Migrant Sunday, let us join our hands together as Filipinos to pray for our brother Filipinos. Amen. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Tumayo po tayong lahat.
mga kapatid, kailangan nating magdasal palagi, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Diyos Ama na matularan ang halimbawang pagtalima at pagmamahal ni Jesus. Sambitin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mabatid namin ang kwaresmang ito bilang panahon ng lubos na pagsisisi, pag-iwas sa kasalanan at pagtanggap sa sakramento ng kumpisal, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang higit naming makilala ang aming mga sarili at malampasan ang mga tuksong hatid ng kayamanan, marangyang pamumuhay at labis na kapangyarihan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan ay patuloy na maging tanda at nagtataglay ng pakikiisa sa mga migrante at sa mga kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang higit na magsumikap ang mga opisyal ng pamahalaan para sa pangalagaan at maipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipinong migrante at ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang malampasan ng mga pamilya ng mga migrante ang pangaakit ng tukso at ng paghuwaldas, manatili nawa silang tapat sa puso at pananalangin para sa kanilang mga migranteng kapamilya, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang maging matagumpay ang Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People sa pangangalaga at paglilingkod sa mga migrante, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Please bow your head and pray for your personal intentions. Ama, tinggin mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo kaming makilala ang dangal ng bawat isa. Huwag mo kaming pahintulutang maging mga kasangkapan ng panunupin. Sa halip, gawin mo kaming mga tulay na magbubuklod sa bawat tao. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo para po sa ating pag-aalay.
tumayo po tayong lahat. Malalangin kayo mga kapatid upang ang ating sakripisyo ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay at sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat magkain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito sa pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, inemot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipat. Bukos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusano sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na sa San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Miguel Arcangel at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng mabatalang aral, awitin natin ang Ama namin. Kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon po sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Tayong lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siya nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sa lahat po na nagnanais na tumanggap ng banal na komunyon, hanapin po ang mga lay ministers na may nakabukas na puting payong. Pagkatapos po ng huling pagbabasbas o final blessing ng pari, ipagpapatuloy pa rin po ang pagbibigay ng banal na komunyon. Marami pong salamat. Thank you.
Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabang mo sa pagkain iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalam ng pag-ibig. Matutuhan nawang naming damhin ang gutom at pananabig sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapabuhay sa bawat salita na namumutawis yung pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagagawad ng huling pagbabasbas, atin pong purihin at pasalamatan si Yahweh El Shaddai at ang ating Panginoon Jesucristo sa biyaya ng Eucharisteia. Malakas pong palakpak sa Panginoon! At marami pong salamat sa inyong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang na ito, lalo na sa mga nag-sponsor, nag-alay, na pinangunahan ng ating mga kapatid mula po sa distrito ng Tapatpa, ang Taguig, Pasig, and Pateros. Mula po sa pangunguna ni Brother Lito Rosanto. Salamat po sa Panginoon sa presensya ng ating pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Villarde, at ang kanyang butihing may bahay, Sister Belen Villarde, at ang kanyang mga anak. At pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kinatawan na siya nating naging punong tagapagdiwang sa misang ito. Reverendo Padre, sa Reverendo Padre Pani Di Claro, palapakan po natin ating spiritual director. Matagal na po ako sa gawain. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ama, ikaw ang nagpapatatag sa aming pananampalataya. Ang nagpapatingkad ng aming pagmamahal sa pagtitipong ito. Tulungan mo kaming mamuhay sa iyong mga salita at sa mga hangarin lamang ay si Kristo ang tinapay ng buhay na siyang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalay kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Purihin ang ating Panginoon na malakas na malakas. Amen. Salamat sa ating po Panginoon sa katapos lamang na banal na misa. Amen. At nakasama natin si Father Sunny Declaro, ang ating spiritual director. Amen. At bago po tayo magpatuloy, Brother Lito, meron po kayong i-announce. Ito po ay mamaya pagkatapos ng gawain, intercessory prayer, lahat po ng PFCC, heads, assistant heads, elders, assistant elders, working committee, DIC, assistant DIC. Ate pong venue, College of Divine Wisdom, Chapel. At ito po yung meeting with our education head, Brother M. Vargas. And preparation for the Holy Week, July Convention, Global Convention, August 30th anniversary. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Inaanayahan na po namin kayo sa sandaling ito na tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo! Tumayo! Handa na! Makinig ng healing message. Amen. Tayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Ay makapagpuri ng malaya sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At syempre pa, para po sa ating pong pagsamba. Amen. In preparation for healing message, amen po. Amen. Makakasama po nating muli ang El Shaddai Gospel Music Ministry sa pangunguna ni Brother Joshua Armenta. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tala sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Sige po, palakpak po. Purihin ang Diyos. Inaanyahan ko po lahat kayo ay tumayo. Itaas sa kamay. At sabay-sabay po natin purihin ang Diyos sa buhay na nagpapala sa ating buhay. Glory to God. Sige po. Hayaan niyo po na hayaan na sa natin sa Panginoon. Offer our lives to the Lord. Oh,
ng Yahweh Masuday. Come on! Ang lahat ay magpulo sa Panginoon! Sumigaw! Sumigaw! Ang lahat ay pinagpala! Woo! Hallelujah! Glory to God! A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Yes. Sing up a joyful song. Yes. His love goes on and on. Yes. When praise is above, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out the
Panginoon! Hallelujah! Malakas na palakpak sa ating Yahweh Shaddai! Yan, glory to God. Sige po, sa mga sandaling ito, maghanap po tayo ang mga partner. Ayan, yung mga katabi po natin. Tayo po'y sasayaw sa Panginoon. Amen! Tayo po'y mag-tatsa! Yan, hallelujah! Glory to God! Cast your burdens out of the Lord! Yeah.
Thank you.
sa Panginoon! Sumisigaw! Sabihin niyo mo, praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, Lord! Praise the Lord! At, habang pabalaktak, lumulundad! Lundad! Sa kaliwa! Lundad! Sa gitna! Sa taas! Sa kalahat! Lord! Magpuli! We're gonna praise the Lord.
Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sino po mga pinapawisan? Taas sa kamay. Naniniwala po ako lahat ng sumayaw, lahat ng kumawit, lahat ng lumundag, lahat ng kumalakpak. Magaling na sa karamdaman. Answered prayer na. Amen. Lord God, salamat Panginoon. Salamat po sa iyong presensya. Sige po, sa mga sandali po ito, hinahan niya ako po. Pag-aalay ng buhay. Sa gitna ng pagsubok natin, hayaan niyo po na tayo manatili sa presensya ng Panginoon. Lahat po tayo ay sumaraan sa pagpukso, sa mga pagsubok. Pero ang Diyos ay nagiging tapat palagi. Amen po. Dahil ang Diyos ay dakila, hindi nagbabago sa kanyang pangako noon, ngayon at pakailanman. Lahat ang naniniwala ay nasa kamay. Kamay ng Diyos. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord. We will be still, knowing Him, our God. Thank you.
God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito, pinupuri at niluluwalhati ka namin sa inyong kadakilaan. Pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Iabot niyo po ang inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng may sakit ay inyong pagalingin. Ang lahat ng mga naghihina ang loob at nalulumbay, inyong pong patibayin at patatagin. At ang lahat ng mga may pangangailangan, inyong pong bigyan at punuin. Pagpalain niyo po ang lahat na nandirito sa inyong banal na harapan at ang lahat ng makikinig sa mabuting balita, ipagkaloob niyo po sa kanila ang kanilang mga mitiin at ang kanilang mga pangangailangan. Tugunin niyo po ang kanilang mga panalangin. Higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mabuting balita marinig namin ngayong gabi upang ito'y samahan ng ibayong karunungan, katalinuhan at samahan ng inyong tanda at himala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon.
natin ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is from the Gospel of Matthew, chapter 4, verses 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left, and angels came and attended him. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus. At siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalay ang kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito.
At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita mula sa aking Panginoong Jesucristo. All hail King Jesus.
natin, purihin natin ang ating Panginoon. At minsan pa natin, palakpakan ng malakas ang ating Panginoon, Yahweh Shaddai. Amen po ba? Amen. Tapusin ko na? Talaga? Naghihintay siya sa likod. Mabuti na to, umpisa lang muna, di ba? Kita nyo, susunod na linggo, dito na ako. Lalapit na ako. Palapit ako ng palapit. Tapos, pag nagtagal, yung buong stage, lalakarin ko na. Sanay na ako. Ha? Kakapal na ang mukha ko. Kakapal na ang mukha ko para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Sa totoo lang, namimilipit na ako sa sinasabi ko. Takot ko lang kung hindi ko sundin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Takot ko lang kung hindi natin siya paglingkuran. Amen? Natatandaan niyo bang turo sa atin ng ating punong lingkod noong nakaraang linggo? Hindi. Eh, di ko nagpalabas ako ng one whole sheet of pad paper. Bagsak kayo ngayon. Kahit 10 items lang. One half lengthwise. Oh. Last week, sinukat kayo, pero... Oh, pasado naman pala kayo eh. Oh. Doon pa lang, pwede na tayo mag-finally. Diba? Ngayon ba nagkulang? Ngayon, maaga? Amen, ha? Eh, bakit kanina nung nagmimisa, alam ko yung bandang doon, wala pang tao. Ha? Yeah. Okay na. Baka, sakayin, mas nakakapagod na tayo naghihintay. Mapagod yung naghihintay. What do you think is the devil's primary purpose tempting Jesus Christ and us who believe in the Lord our God? Ano ang kanyang layunin? Amen. Diba? Bakit tayo tinutukso ng demonyo? Amen. Naniniwala kayo sa demonyo? Amen. Natural. Pag may Diyos, may demonyo. Pag may demonyo, may anghel. Pag may demonyo, may anghel, may tao. Oh. Amen, di ba? Oh. Kaya, bilang tao, hindi pwedeng hindi tayo maniwala na walang Diyos, walang demonyo, walang anghel, sapagkat ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita by faith, naniniwala tayo likha ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Baka tuloy-tuloy na to. Kayo naman. Skit lang to. Kita nyo, may sagot pala yung tanong. Hindi ko sinunod. Eto. What do you think is the devil's primary purpose tempting Jesus Christ and us who believe in the Lord our God? Answer, he is measuring how deep, gaano kalalim. Dito naman tayo sa kapila. How wide. Yan. Kayo dito, how deep. Kayo dito, how wide. Wide. Dito. Sabi ko sa inyo, o ngayon Linggo, umiikot na sa saray na, no? Hindi, ginagawa ko to para next week, absent ako. Pwedeng maka-absent. Yun. How deep? How wide? Eto. Hindi. Ano ba? How high? Amen. How high is our knowledge? And sabay-sabay tayong lahat. How great is our faith? In the written word of God. Amen?
Mukhang maganda yung ano, ah, healing message natin ngayong gabi. Ayoko na bitawan. Ayoko na bitawan. Close up, close up. Ito, ito ba? Dad. Daddy, baka pwede mo naman dagdagan allowance ko. Palakpakan natin si Yahweh ang sinay. Biro lang. Pero kung tututuhanin ninyo, mas okay. Okay. Aba, may Tagalog pala. Sinusukat o sinusubok ni Satanas kung gaano kalalim at kalawak at kataas ang ating nalalaman tungkol sa salita ng Diyos at gaano na kadakila ang ating pananalig sa Diyos. Amen. Ha? Gusto nyo bang ipagpatuloy natin itong healing message na ito? Ha? Ipagpapatuloy ng ating punong lingkod. Walang iba si Brother Mike G. Velarde. Kasi ang dalawang kamay. Kumusta na kayo? Thank you.
Sa inyong dalawang kamay, sa ating makamay, bago po ang tagpong yun tungkol sa pagtokso, ito po ang nasusulat, chapter 3, verses 13 to 17. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Isigaw niya salitang tokso. Sino na sa inyong natokso? So natokso na kayo. Sino sa inyong nahulog sa tokso? Lahat ay tinotokso. At tayong lahat ay nahulog na sa tokso. So walit si Jesus, nahulog ba? Bakit hindi siya nahulog sa tukso? Bakit? Gusto niyo malaman? Okay, labas muna natin ating mga prayer request na tayo ay manalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang ating kaligtasan. Tapos na rin yung mga bottled water, passports, everything you have. Thank you.
ako yung dingin. Jesus, Jesus, ako iyong Panginoon ko Diyos. Niya niya mga kamay. Sama-sama tayong manalangin sa iyo ng Panginoong Hesus. Sa gabing ito, ako po ay inyong turuang makasunod sa kalooban ng Ama tulad kinalugdan niya sapagkat buong puso ninyong sinunod ang kalooban ng Ama nang kayo ay nasa katawang lupa tulad namin. Tinukso po kayo tulad namin, subalit hindi kayo nahulog sa tukso. Nawa, ito rin ang mangyari sa amin buhat sa araw na ito. Sa ngalan mo, Jesus, at ayon sa kasulatan, kami rin ay hindi madadaig ng tukso. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, taas ang hawak kamay at sa bilang kong tatlo, anong gagawin? Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Alam nyo, sa ginagawa nyong yan, sinusukat na rin tayo ng Panginoon. Yung sa tatlong talbog, talagang nakarating yung puwet sa upuan, hindi nagkulang. Subalit yung hindi nakarating sa upuan, tatlong talbog din pero hindi sumasayad sa upuan, yung unang dalawa, ano sa tingin nyo? Sapat o kulang? Kulang. Kadalasan tayo ay kulang. Now, balikan natin ang mabuting balita ngayon at akala ko nga tatapusin na ni Brother Rene. Anyway, tataasan natin ang allowance para tapusin na niya. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom.
Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus na susulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pag ninilayan natin ang salitang "at dinala," pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin. Narinig niyo? Sino ang nagdala kay Jesus sa ilang upang tuksohin? Ha? Ang Espiritu Santo. Katandaan niyo, si Jesus ay taong tulad natin. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, bagamat siya'y totoong Diyos, hindi niya inangkin at tinaglay ng panahong iyon ang katangian ng isang Diyos. Kaya siya po siya ay napasok sa tukso. Kung babalikan natin ang aklat ng Genesis, ang aklat ng paglikha, pagkatapos kaya ng Diyos ang tao, ang unang tao, si Adan, sila'y pinagpala. Pinagpala sila at pinagsabihang, "Makakain niyo ang lahat ng bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Huwag niyong kakanin." So pagkatapos pinagpala sila, gumalagala at sa ilang ang dalawa. Si Eva. At sa kanilang pag-alagala, sila ay tinukso. Now, brothers and sisters, you listen to this, sapagkat may paralelism po ang nangyari sa buhay ni Adan at sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Si Adan po ay nahulog sa tukso. Nagkasala. Dahil doon, dumating ang sumpa sa balat ng lupa sa tao, dumating ang karamdaman at dumating ang kamatayan. At iyon ang iminanang kalagayan ng lahat ng salinlahi ng tao sa balat ng lupa. Ngunit dahil sa pag-ibig at takilang pag-ibig ng Diyos sa atin, nang mahulog po sa tukso ang unang tao, doon pa man ay binalak na ng Diyos at ipinahayag na ng Diyos ang pagliligtas na kanyang gagawin. Sa pamagitan din ng isang babae, sapagkat ang unang tao ay nagkasala dahil sa isang babae. Hindi magkakasala ang lalaki kung hindi po natukso ang babae, si Eva. Kaya madalas sinasabi ko sa inyo, pinag-isipan ng mabuti ng Diyos kung lilikhain niya ang babae o hindi. Kahuli-hulihang nilikha ng Diyos ay ang babae. Pasintabi na po sa mga babae, huwag po kayo sa ating magagalit. Binabalikan ko lang po ang kasaysayan ng ating buhay. Kung sa nagsimula, bakit tayo nagkaganito? Ang unang nilikha ng Diyos na tao ay lalaki. So, balit nakita ng Diyos na ang lalaki ay hindi nasisiyahan na mag-isa. Pagdating ng dapit hapon, nakikita niya ang lungkot sa mukha ni Adan. Kaya binalak niyang bigyan ang tao ng makakasama sa buhay. Ang unang nilikha niya ay mga ibon, magagandang ibon, mga tupa, aso, pusa, etc. At ito po ang nilapit kay Adan upang makatulong sa kanya at mapawi ang kanyang kalungkutan tuwing dadapit darating ang dapit hapon. Subalit, wala isa man sa kanyang nilikha ang naging angkop na kasama ng tao. Kaya't ang ginawa ng Diyos, pinatulog niya ang mama at kinuha niya ang kanyang tadyang, isang tadyang sa kaliwa ng dibdib ng lalaki, kulang po kami ng isang tadyang. Doon, kinuha ng Diyos ang nilikha niyang babae. Pagkatapos kunin niya ang isang pirasong tadyang sa dibdib ng lalaki,
sa gawing kaliwa sa tapat ng puso ng lalaki, hinipan niya at ito'y naging tao. Nang magising si Adan, nakita niya ng katabi niya ay isang napakagandang babae. Kaya ang unang sigaw ni Adan ay, wow! Sa gabi niyo, wow! Isang paghanga. Wow, man! Sabi niya. Wow, man! Sa una, iyon po ang laging sinisigaw ni Adan araw-araw. Wow, man! Pagkaraan ng matokso, ang tawag na sa babae na hindi na wow, kundi wow. Wow, man! Ano ibig sabihin ng wo? Alalahanin. Problema ng lalaki ang babaeng ito. Hello? Narinig nyo? Kaya mula doon, naging problema at iyan ang pinagbubuhatan ng lahat ng problema ng lalaki sa balat ng lupa, babae. 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 Hallelujah. Nang dahil sa babae, nagkaginito si Brother Mike. Nagkukwento sa akin Sister Belen kasi hindi ko nakasama, nakakasabay sa hapunan yung pare na nagmimisa sapat ako'y agad-agad nagbibihis. Ang sabi niya, tinatanungan niya po ni Father Sunny, Sister Belen, wika niya, magse-celebrate kayo ng inyong golden wedding sa July 18 this year. After 50 years, ang sabi niya, ano sa buhay mo ang malaking bagay na inyong nadiskubre at natutuhan na mahalaga? Ano? So, sabi ko, anong sagot mo? Hindi siya kumikibo. Tinong ko ulit, kako ano ang natutuhan mo sa lahat ng inyong napag-aralan at natutuhan at nararanasan sa buhay? Ano ang pinakamahalagang natutuhan mo after 50 years na ikaw ay naghirap kay Brother Mike at nagtiis? Alam mo ang sakit niya sa akin? Wala nang hihigit pa sa lahat ng ating natutuhan kundi ang matutukang magmahal. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kako ano ibig sabihin mo niyan? Sabi niya, after all, sa July 18 ko nasasabihin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, minsan may pinagsabihan ako tungkol sa pagsamba. Did you know na ang Diyos ay sinamba ang tao? Kayo ba'y maniniwala sa pahayag na ito na ang Diyos ay sinamba niya ang tao? Paano niya sinamba ang tao? Di man natin siya pinapansin, inialay niya ang kanyang sarili. Alang-alang sa tao na kung tingnan natin, walang halaga. Sabi sa kasulatan, sino ba ang tao parang bigyan mo ng panahon at pag-ukulan mo ng ganitong pagtingin? Anong pagtingin yon? Pagtingin ng totoong nagmamahal. Kapag ikaw ay nagmamahal, sasambahin mo ang iyong minamahal. Pag-aalayan mo ng panahon, pag-aalayan mo ng iyong buhay, at iyan ang ginawa ng ating Diyos noon hanggang ngayon. Pinag-aalayan tayo ng panahon, pinag-aalayan tayo ng buhay, at lahat na nasa Kanya ay iniialay, ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Now, brothers and sisters, so dinala ng Espiritu pagkatapos na sumakanya ang Espiritu Santo, pagkatapos ng binyag, doon sa ilog Jordan, umahon sa ilog si Jesus na hindi na ordinaryong tao. Ang kanyang pagiging katangang-katangian, ang kanyang pagka-Diyos ay sumasa kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya. At ito rin ang katangian ng lahat ng binyagang Kristiyano. Kung alam po lang natin, ang sabi sa Biblia, and ye shall receive power
once the Holy Spirit comes on you. At tatanggap ka ng kapangyarihan buhat sa itaas sa sandaling sumayin nyo ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo. So brothers and sisters, mula sa pagbagsak doon sa aklat ng Genesis, dito sa Bagong Tipan, sa pamagitan ng babae, isinilang ang anak ng Diyos. Babaeng naruruna. Ang ina ng Diyos ay naruruna sa pasimula. Brothers and sisters, Mary's role was already there in the beginning. She was in the beginning as the mother of God. Marami ang nagtataka, bakit tinatawag yung mga Katoliko mother of God si Mary? Because that is the truth. God willed it. Niloob ng Diyos sa pasimula. Ang anak ay naruruna. Kung naruruna ang anak, naruruna ang ina, naruruna ang ama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Saan niyo masusumpungan yan? Yan po ay nasusulat. In the beginning was the Word. In the Word was with God. In the Word was God. In the Word was made flesh and made His dwelling among us. Sa misimula pa ay naroroon ang salita. At ang salita ng Diyos. Sumasa kanyang salita, naroroon na kasama na nila sa pasimula. Narinig, di ba? So anyway, nang mabinyagan si Jesus sa ilog Jordan, sumaka niya ang Espiritu Santo at nabuksan ang langit at isang tinig ang narinig. Anong sinabi doon? Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. This is my son whom I am well pleased. Brothers and sisters, kung tayo pa'y tutulad kay Jesus, na walang isinaloob, walang inisip, kundi ang ayon sa nasusulat tungkol sa Kanya, tungkol sa salita, at walang ginawa, kundi ang sunod ang kalooban ng Diyos, tayo rin ay kalulugdan ng Diyos. Tayo rin ay kalulugdan ng Diyos. At pagkatapos ay dinala sa inilang upang tuksohin. Bakit? Bakit? Kailan malapit ang tukso? May tinanong ko, kailan malapit ang tukso sa tao? Kailan kayo mahigpit na tinutukso at madalas tuksohin? Kung kailan tayo nagsisikap na mapalapit sa Diyos at magpakabanal. At magpakabanal. Tatandaan nyo, Jesus at the time is our substitute bilang tao. Kung tayo ang tinukso roon, malamang tutulad tayo kay Adan at kay iba. Bakit? Ano ba ang ginamit ng Diablo kay Eva? Ha? Inakit niya. Sinabi niya. Binaliktad niya ang sinabi ng Diyos. Inulit din niya ang sinabi ng Diyos, kaya lang baliktad. Di ba niya sinabi ng Diyos, wala kayong makakain ng bungang kahoy diyan sa halamanan? Ano sagot ni Eva? Hindi. Di sinabi niya yun. Ang sinabi niya, makakain niyo ang lahat ng bunga diyan maliban sa bunga ng puno ng kahoy sa gitna ng halamanan. Sapagkat sandaling kami ay lumapit doon, lumapit lang doon at hipuin ang puno, kahit hindi kumain ang bunga, hipuin lang ang puno, mamamatay sila. Ang sabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay. Kaya pinagbabawal sa inyo ng Diyos yun sapagkat ayaw niyang matulad kayo sa Kanya na marunong. Ayaw niya magkaroon ka ng karunungan tulad niya. Marunong tumingin ng mabuti at masama. Naakit si Eva, ha? Sa katangiang yun. So tinignan niya ang puno. Nang makita niya ang bunga ng puno, lalo siyang naakit. Na-attract siya
So, anong ginawa niya? Pumitas ng bunga, tinikman, at pagkatapos matikman ng damay pa. Alam niyo yung tinutokso, naghahanap ng karamayan. Kapag nahuhulog na, naghahanap ng karamay. Hello? Kayo ba'y nakikinig? Okay. So, sinong idinamay ni Eva? Si Adan. Ano sa tingin nyo? Agad-agad kinain ni Adan ang bunga? Hindi. Sinabi ni Adan, nakataka mo na. Bawal yan ah. Bawal yan. Nung tumatanggi si Adan, umiyak si Eva. Ang sabi ni Eva, kung hindi mo ito titikman, hihiwalayan kita. Hihiwalayan kita. Iiwanan kita. Si Adan, sapagkat walang mas bawalang mabalingan, at alam niyang si Eva lamang ang makatutugon ng kanyang kalungkot at pangangailangan, nakinig sa babae. Nakinig sa sinabi ni Eva. Kaya nang parusahan si Adan, ang sabi ng Diyos kay Adan, ikaw naman lalaki, sapagkat nakinig ka sa babae, ito ang parusa mo. Magbubungkal ka ng lupa, magpapawis ka upang kayo mabuhay, at lahat na bunga ng iyong pawis sa asawa mo ibibigay. Mga lalaki, makinig kayo. Ha? Lahat na pawis natin, pinghirapan natin, ang utos ng Diyos sa asawa ibibigay. Walang bawas. Paano yung pamasahe ko, Brother Mike? Sa asawa ka hihingi. Paano yung baong ko? Sa asawa ka hihingi. Pag naibigay na sa asawa ang kita ng lalaki, hindi na sa kanya yun. Sa babae na yun. Ang disposition nun, nasa babae. Wala nang pakialam ang lalaki doon. Nakikinig ba kayo? Oh, sabi ni sister, sinisiko si mister. Narinig mo? Narinig mo? Amen ba? Hallelujah. Oh, anyway, now, ang tanong ko kanina ay, may tinalungan ako, kako, bakit dinala ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang para toksuhin lang? Ano ang layunin niya? Ano ang layunin? Ang layunin, ang pagtukso, ang pagdala ng Espiritu Santo sa ilang kay Jesus upang tuksohin ay upang sukatin. Upang sukatin kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kataas ang nalalaman ni Jesus tungkol sa banal na kasulatan. At kung gaano katapat si Jesus sa Ama na nagsugo sa Kanya dito sa balat ng lupa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, bakit nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi nang walang pagkain? Kahit ano. Ano ang layunin ng pag-aayuno? Ano? Pagpapakabanal. Upang masunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos ayon sa nasusunat. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ipinahayag na sa pamagitan ng mga propeta. Ang kautosan ng Diyos ipinahayag sa pamagitan ng propeta, sa pamagitan ni Moses. Brothers and sisters, at ayon sa kasulatan sa Lumang Tipan, ang Lumang Tipan ay nagtuturo kay Kristo sa darating na tagapagligtas. So sinubok si Jesus upang malaman kung gaano nakalalim, kalawak, kataas ang kanyang kaalaman sa kasulatan o sa salita na mamutawi sa bibig ng Diyos at gaano kalaki ang kanyang pananalig sa Ama. Natokso ba si Jesus? Nakasanyo?
Bakit hindi? Bakit hindi? Sapagkat si Jesus ay kinalimutan ang kanyang sarili. Masunod lamang ang kalooban ng Ama. Kinalimutan ni Jesus ang kanyang sarili, masunod lamang ang kalooban ng Ama. Kaya lahat na parosa, lahat na paghihirap, lahat na pagtitiis ay nalagpasan, napagtagumpayan ng ating Panginoong sapagkat kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ito, brothers and sisters, ang pangunahing katangian ni Jesus, humility, kababaang loob. Kapag tinaglay natin ito, anuman ang sabihin ng tao, anuman ang marinig natin, nasasagihin at tatamaan tayo, hindi natin ipagtatampo, hindi natin ikagagalit, bagkos ikatutuwa natin. Bakit? Sa pamagitan nito, pinatatatag, pinalalalim, pinalalawak, pinatataas ang ating kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, Lord to Christ Jesus. And so, brothers and sisters, bilang binyagan, lingid sa ating kaalaman, taglay natin ang kapangyarihang tinaglay ni Jesus. Sinabi na nga ni Jesus sa isang bahagi ng kasulatan, according to John chapter 14, verses 12 to 14, ito ang sabi ng Panginoong Kristo, I tell you the truth, whoever believes in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. And whatever you ask in my name, I will do it for you. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Kristo, sinasabi ko sa inyo na ang sino mang sa akin ay mananalig at manampalataya, makagagawa ng lahat ng ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta ko sa Ama at anumang hingin niyo sa Ama, sa pangalan ko, gagawin ko para sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And because of that, brothers and sisters, by faith, we are not fighting the battle alone. By faith, we are not facing these trials, these temptations alone. Kasama natin si Jesus. Kasama natin si Jesus. Katulong natin si Jesus. Sabi ni San Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng kakaibang kalakasan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, nagbibigay sa akin ng kakaibang kabanalan. Sapagkat sa ganang atin, hindi tayo maaring magpakabanal. Subalit, sa pamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay magiging tunay na banal. At sa loob ng kabanalan na yon, taglay natin ang kapangyarihang pagtagumpayan ang lahat ng tukso at pagsubok sa buhay ngayon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Alam nyo, yung paglagbas ko, eksakto sa oras po yun. Eksakto alas 8. Yan pang-usapan natin. 8 to 9. So far, 30 minutes has gone. Hindi pa tayo nagsisimula. Ha? Subalit, tatanungin ko kayo, may natutuhan na ba kayo? Ano sa tingin nyo? Kung kayo ngayon sa pag-uwi nyo ay haharapin ng tukso, magtatagumpay kayo? Si Kristo sa pamagitan ng pagtukso, sinukat. Sinukat ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan, at ang kanyang pagiging masunurin, at ang kanyang kababaang loob. Dahil doon, hindi siya nadaig ng tukso. Ano ba ang layunin ng tukso? Ano sa tingin nyo ang layunin ng tukso? Ang layunin ng demonyo para gagawa kita'y tinutukso? Ha?
patayin ang ating pananalig at panampalataya. Patayin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi si Juan, yes, yes. Kaya lang naparito ang magnanakaw upang magnakaw, manira, magwasak, at pumatay. Ako si Jesus ay naparito upang magbigay buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Buhay na ganap at kasiyasya. Kailan nangyayari ang buhay na ganap at kasiyasya? Pagkatapos, mapagtagumpayan natin ang lahat na pagsubok at pagtukso sa buhay natin. Narinig niyo? Magkakaroon po lamang tayo ng buhay na ganap at kasiyasya kapag ang lahat na pagtukso at pagsubok sa buhay, hinarap natin ang matagumpay. Hindi tayo nahulog sa bitag ni Satanas. At paano natin ito mapagtatagumpayan? Paano? Sa pamagitan ng pag-aayuno, pananalangin, at pagtanda. Hindi nag-edad. Pagtanda ng banal na kasulatan. Kaya tatandaan nyo ang lahat na nasusulat na ipinapahayag sa atin. Sabi sa aklat ni Matthew, kabanatang 5, walang talatang 17, Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have come not to abolish them, but to teach and fulfill them." Huwag yung kalain, sabi ni Kristo, na ako'y naparito upang paulambisa ang kasulatan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako upang ituro at tuparin. At hanggang ngayon, itinuturo ang kasulatan. At ito ang ginagawa ng inyong punong lingkod sa gawain ito. Ituro ang kasulatan upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng pagsubok at pagtukso sa buhay. Nang sa gayon, dumating sa atin ang buhay na ganap at kasiyasya na siyang layunin ng ating Amang nasa langit. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Hello? Mukhang seryoso tayo rin, ano? Now, alam niyo kung bakit sinusubok tayo kung gaano kalalim ating nalalaman sa kasulatan? Alam niyo na ba? Ano sa tingin niyo ang pinagpupuyatan natin dito tuwing Sabado? Ano sa tingin niyo ang pinagpupuyatan ko sa araw ng Huwebes at Biyernes para lang may hatid sa inyo? Ha? Kung ano ang nasusulat? Kung ano nasa banal na kasulatan? Bakit? Gaano kahalaga ang kasulatan? Gaano? Okay. Kung kayo nakikinig, lalagay niyo ang kamay niyo sa ulo niyo. Yan. Kikinig ba kayo? Now, kailangan ipangaral sa atin ang mabuting balita o ang kasulatan una sa lahat sapagkat nasa kasulatan ang mga lihim sa paghahari ng Diyos. Nasa kasulatan, ipinahayag ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Para malaman at makilala natin kung sino ang ating Diyos. Sino ang Diyos na nag-utos na siya ay mahalin ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, at sambahin at paglingkuran. Ang sabi ni Jesus sa pangatlong pagkakataon ng paglapit ni Satanas. Ang sabi ni Satanas, "If you will bow down and worship me, I will give you all this wealth in this kingdom of the world." Kung ako yan ay sasambahin mo, ibibigay ko ang hinahanap mong kayamanan. Lahat na makikita mo, ibibigay ko sa iyo, sabi ng demonyo. Ano ang sagot ni Jesus?
Ha? Ano ang sagot niya? Away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Lumayo ka at lumayas ka sa aking harapan, Satanas. Wika niya. Sapagkat nasusulat, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong mong Diyos ang iyong sasambahin at paglilingkuran at wala ng iba. Anong ginawa ni Satanas? Umalis. Lumayas. At pagkaalis ni Satanas, ano ang dumating? Ang mga anghel upang maglingkod kay Kristo. At ito rin ang nangyayari sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo, at sa akin. Sa sandaling pinalayas natin si Satanas sa buhay natin, darating ang mga anghel ng Diyos siyang maglilingkod sa atin. Tayo ang paglilingkuran. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. According to Matthew chapter 13, verses 10 to 13, ito po ang aking nasumpungan. The disciples came to Jesus and asked, why do you speak to the people in parables? Jesus replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from him. Isang araw, ang malagad lumapit sa Panginoon, sapagkat kapag nangangaral ang Panginoon sa karamihan, tulad nito, sa 5,000, 10,000, 15,000, ngayon sa daan-daang libo at sa milyon-milyon tao, ang pangangaral ni Jesus ay dinadaan sa talinghaga. Talinghaga. So ang sabi ng mga lagad, bakit po dinadaan nyo sa talinghaga ang inyong pangangaral sa mga tao? Hindi tulad sa amin, kasi pag sila-sila na lang, diretsuhan na pong mangaral si Jesus. Ang tamad, sinasabi niyang tamad. Ang matampuhin, sinasabi niyang matampuhin. Ang masuwayin, sinasabi niyang masuwayin. Ang mataba, sinasabi niyang mataba. Ang payat, sinasabi niyang payat. Diritsuhan siya sa kanyang mga malapit na sa kanya. Pag malapit ka na sa Diyos, didiritsuhin ka na ng Diyos. Sasabihin na sa Diyos, ang katabi mo niyang, hindi mo asawa yan. Hiniram mo lang sa iba yan. Totoo, hindi. Sasabihin na ang Diyos, ang damit na suot mo niyan, hindi sa'yo yan. Dinukot mo yan sa kapatid mo nang walang paalam. Amen ba? Sasabihin sa iyo ng Diyos, diretsuhan, ang upuan na yan, hindi sa iyo yan. Ayan ba? Binayaran mo yan ang mahal, kaya ka naririyan. Totoo, hindi. Bakit? Sinasabi yung kasi mahal na niya ang mga malapit sa kanya. Iba na sila. They are the chosen ones. And once you are chosen, you will certainly hear rebuke in your life. Kapag ikaw ay kasama na doon sa mga hinirang at pinili, iba na ang tingin sa iyo ng Diyos. Iba na ang pagpapahalaga sa iyo ng Diyos. Iba na ang maririnig mo sa Diyos. Ito ang anak na aking kinalulugdan. Amen ba? Sa bawat pagsubok na ating napagtatagumpayan, maririnig nyo ang tinig ng Panginoon kung kayo ay very sensitive. Ito ang aking anak na kinalulugdan. At kung tayo naman ay nalalayo at gumagawa ng isang bagay na hindi ka lugod-lugod, wala kang maririnig sa Diyos. Wala ka nang maririnig sa Kanya. Iyan po ang malungkot.
kapag wala na tayong naririnig sa Diyos. Kapag hindi na pinapangaralan ang isang anak, hinahayaan na ng magulang, ibig sabihin niyan, iho di bastardo na. Subalit ang tunay na anak at ang tunay na magulang, kahit iho di bastardo na yan, sinusuyo pa ng magulang, tinuturuan pa ng magulang, ipinapanalangin ng magulang upang hindi tuluyang mahulog sa bitag ni Satanas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Bakit napagtagumpayan ni Jesus ang ganong pagkakataon? Because Jesus possessed the spirit of humility. Humility is next to holiness. Now, brothers and sisters, you listen to this. Dadalhin ko na kapuyo sa buod ng aral ngayong gabi. Ang kahalagahan ng nasusulat, kung ito po ay ating pakikinggan at tatandaan, makikita nyo, magbabago ang buhay nyo. Magbabago ang buhay nyo, magbabago ang katawan nyo, magbabago ang tirahan nyo, magbabago ang librita di bangko nyo. Hallelujah, pag sa bangko, malakas ang amen. Magbabago ang takbo ng buhay nyo. At laging maririnig yung pagising sa umaga, ang tinig ng Espiritu, ito ang aking anak na kinalulugdan. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Now, here it is. Alam nyo ba, ayaw ng Diyos na magkasakit ka. Ayaw ng Diyos na mamatay ka ng maaga. Ayaw ng Diyos na kapitan ka ng anumang karamdaman lumalaganap at salot sa sanlibutan. Ang ibig ng Diyos ay mabuhay ka ng ganap. Isang buhay na kasiyasya, malusog, hindi nagkukulang, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa sa lahat ng ating pangailangan. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Paulit-ulit, binabahay ko sa inyo ito sapagkat nang masumpungan ko ito, ako po ay nabuksan ang aking malaking mga bagay na hindi ko pa nalalaman. Just on this verse. Kung alam ko lang ito, noon pa, hindi sana ako natanggalan ng gallbladder. Hindi sana ako naoperahan ng ulcer sa bituka. 75% of my large intestine was removed in 1978 because of multiple ulcers. Hindi sana ako na-bypass sa aking puso. Hindi sana ako nabalian kung alam ko lang ito noon pa. At hindi tayo tatanda. Nakikinig pa kayo? Ha? At tahasan ko, sinasabi ko, hindi ako tatanda. Edad lang. Ha? Magbibilang lang tayo ng edad. Sabi sa Exodus 23:25, worship the Lord your God and He will put His blessing on your food and water and He will remove all sickness from among you. At aalisin niya ang lahat ng uri ng karamdaman. Hindi ka kakapitan ng anumang karamdaman. Upang ikaw ay mabuhay ng matagal sa balat ng lupa. Kalooban ng Diyos na tayo ay mabuhay ng matagal sa balat ng lupa. May nagtanong sa akin, Brother Mike, gusto mo bang mabuhay hanggang 100 years? Anong sagot niyo? Sino ang gusto ko kayo mabuhay ng 100 years? Alam mo ang sagot ko? Gusto niyo malaman ang sagot ko? Ang sagot ko, si Abraham nabuhay hanggang 140 years at nagkaanak pa. 140 years, nagkaanak pa. Si Job,
Pagkatapos na matinding pagsubok sa buhay, nabuhay din ng 140 years. Ayaw ko na yun. Ayaw ko na yun. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Now, brothers and sisters, several things. Itong ating pagninilay na ito, pinasimulan 2 Saturdays ago, is about God's ways of measuring our faith in our love. Now, kung sasambahin, tutuhan ang sasambahin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, hindi maririnig sa bibig natin ang salitang may halong pag-aalinlangan sa kapangyarihan at katapatan at pag-ibig ng Diyos sa atin. By the words we speak. Second, by our reaction to the word or healing message preached. Sa pamamagitan ng ating reaction sa salita o pangaral na ating naririnig. And the third is by way of worship. So Jesus said, on the third attempt ng demonyo, diniritso na siya para tumigil na. Alam nyo kasi, ang tokso, kapag ini-interti natin, o ang problema o ang sakit, kapag ini-interti natin, nawiwili yan. Hahabang istoryan yan. Dadalaw yan araw-araw. Lalo kung pinainom mo pa ng agwabilina at pinakakain mo ng Heaven's Barbecue. Amen ba? Hallelujah. So, parang tumigil ang Satanas, sinabi ng Panginoong Kristo, lumayas ka na, Satanas. Tama na yan. Wala akong ibang sasambahin. Wala kang ibang sasambahin. Kundi ang Diyos lamang na may likha ng langit at lupa at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sapagkat iyan ang nasusulat. Iyan ang nasusulat. Now, brothers and sisters, babalikan ko po ang worship sa susunod. How? Ano ang kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos? But for now, I will leave something that I would like you to remember and meditate. The word is finally. Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay.
purihin ang Panginoon. And finally, how did Jesus pass the test? Paano napagtagumpayan ni Jesus ang pagsubok sa ilang? How? You know how? How? Sabihin niyo how? By his response to the Word of God. Reaction and response are two different things. You can react negatively, but when you respond in accordance to the written Word of God, you will overcome. You will overcome. Okay, lagayan yung ulo sa inyong kamay. Sino ang gustong gumaling? Sino ang gustong yumaman? Mas malakas talaga yung yumaman yan eh. Hallelujah. Baka kayo matukso dyan sa pagpapayaman na yan. Ha? Okay. Now, finally, Jesus responded to the temptation this way. Sa pangatlo. Sabi ni Jesus, away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Nasusulat, sambahin mo ang iyong Diyos at siya lamang iyong paglingkuran. Bakit? Sapagkat sa sandaling sinamba lamang natin ng Diyos at hindi ang kayamanan, hindi ang asawa, hindi ang magulang, hindi ang anak, hindi ang kagandahang lalaki o kagandahang babae, hindi ang tungkulin, hindi ang ating mga nalalaman sa daigdig nito. Iiwan natin ang lahat yan. Walang halaga sa Diyos yan. Isa lang mahalaga sa Kanya, ang sambahin natin siya. Ang sambahin natin siya. Nang tamang pagsamba. The right kind word of worship. Not the adulterated way of worshiping God. But the pure way of worship. Because the moment we do that kind of worship, He will remove all sickness from among us. Pagagalingin tayo sa ating makaramdaman, aalisin ang kapangyarihan ng makaramdaman sa ating katawan. Hindi na kayo kakapitan ng anumang karamdaman. At ang kamay niyo. Subalit, sakaling tayo ay kapitan ng karamdaman dahil nagkulang tayo sa pagsamba, pababayaan na ba tayo ng Diyos? May instruction sa Biblia kung anong ating gagawin. Lagay nyo ang inyong makamay sa nguso nyo. Ayan. Tagpan ang nguso'ng yan. Ha? Ako ay nanalangin at ako'y naniniwalang ang panalangin ko ngayong gabi ay tinugunan ng Panginoon. Lahat na susunod sa instruction na bibigay ko sa inyo ngayon, pagagalingin ng Panginoon. Palalayain ng Panginoon. Kung may karamdaman ka, there is no such thing as karamdaman na hindi na pagagaling. Subalit mayroon mga karamdaman, maraming karamdaman na hindi napapagaling ng medisina. Kagaya ng diabetes, kagaya ng arthritis, kagaya ng kamatis. Aleluya. Ha? Totoo lang. Ha? Gusto niyong gumaling? Sino gusto gumaling? Tumalo ng pito. Ilagay ang ulo sa kamay. Okay, makinig kayo. James chapter 5. Verse 16. Pakinggan niyo na mabuti ito. Hindi natin na masyado pinapansin. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other
so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Okay. The moment we offer a false worship or we committed an adulterated way of worshiping God, which is not pleasing to Him, we will fall into sin, and the result of sin is sickness. Pag hindi natin ito nabantayan, the ultimate result of that is death. Physical death. Physical death. Now, the instruction is, once you get sick, confess. Confess your sins to each other. Isipin mo, sino ang napagwikaan mo na walang kamalay-malay, minura mo? Ano ang ginawa mo sa iyong kapwa na ikisanamaan ng loob niya? Alam niyo ba kung anong sakit ng tao ang hindi maaaring bigyan ng anumang uri ng medisina? Ha? Ano? Sama ng loob. Sama ng loob. Sama ng loob. Ang sama ng loob, ha? Grandmother, godfather ng lahat ng sakit. Sama ng loob. Ano lang ang gamot sa sama ng loob? Confession. That's why the church has the sacrament of confession. But besides that, we are instructed to confess our sins to each other. Puntahan mo yung kaibigan mo, kapatid mo, na hindi mo makasundo kung saan nagtanim ka ng sama ng loob ng mahabang panahon. Maghayag kayo sa isa't isa, at pagkatapos, manalangin sa isa't isa. You know why? After you have restored your relationship with one another, your relationship with God is restored likewise. Nasundan niyo yun? And once our relationship with God is restored, wala tayong hihingin na hindi ibibigay sa atin ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tas ang kamay niyo, ulitin ko sapagkat mahalag ito, tandaan niyo at gawin niyo. Ha? If you have a very serious problem with your health, the root cause nito is sama ng loob from childhood to the present. That has to be healed. And the only way to heal us is through confession. One to each other and restoration of love relationship with one another in with God. Amen ba? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. The moment we truly confess our sins one to another and forgive each other, we become righteous before the eyes of God. We become righteous before the eyes of God. And once your righteousness is established, your prayers are powerful and effective. Ang inyong panalangin ay mabisa at makapangyarihan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Okay. Taas ang kamay. May karugtong ito. Itong James 5:16. You'll find it in Hebrews 12:14-15. Instruction po ito. Make every effort or extra effort to live in peace with all men and to be holy.
Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Sikapin natin at gawa natin ang paraan na makasundo natin ang lahat ng tao. Sapagkat kung wala yon, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi tayo magiging banal sa paningin ng Diyos. See to it that no one misses the grace of God. Anong ibig sabihin yun? Pagsikapan yung hindi lumagpas sa inyo o lagpasan kayo o iwanan kayo ng biyaya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Paano tayo nalalagpasan o naiwanan o pinababayaan ng biyaya ng Diyos? Sa sandaling may taglay tayo ng sama ng loob. Amen ba? Nasaan kamay? Nasaan kamay? See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ang sama ng loob, nakakahawa. Marami ang nadadamay. Yung mga walang malay, nadadamay dahil sa sama ng loob nyo. Ayaw makarinig ng pangaral na tumatama sa iyo. Sa halip na ituwid mo, ang ibig gawin sa buhay mo ng aral ng nasusulat at ipinarinig sa iyo, tumatakbo ka. Nagtatanim ka ng sama ng loob. Sa lahat na may sama ng loob, ito ang masasabi ko sa inyo. The grace of God is more than enough. The grace of God is more than enough. That's all we need. His grace. If you cannot forgive, ask God to give you the grace to forgive. If you cannot give, kung hindi ka makapagbibigay, sapagkat napakakurepot mo, ask the Lord to give you the grace to give. Maliban na bigyan tayo ng biyaya ng Diyos, ng kalakasan, na magawa natin ang dapat nating gawin upang masunod ang kalooban ng Diyos, nang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya, wala tayong magagawa, mga kapatid. Pero sandaling, hiningin niyo sa Diyos ang Kanyang tulong, ang Kanyang grasya at biyaya. Hindi nagkakait ng tulong ang ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasan yung dalawang kamay. Sabihin niyo, O Diyos na makapangyarihan, na pinagmumulan ng lahat, ng awa, biyaya, kalakasan, kagalingan, karunungan, kabaitan, kagandahang loob, kayamanan. Ngayong gabi, samot na langin ko na ako po ay inyong tulungang makapagpatawad, tulungang makapagbibigay, makapagbigay sa nararapat pagbigyan, lalo na sa panahon ng pananambahan upang ang lahat ng aking pangangailangan sa buhay ngayon ay inyong matugunan. Sa ngalan ni Jesus, hinihiling ko po ng lahat ng aking pagkukulang sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga tukso, ay inyong matulungan. Bigyan ako ng higit sa sapat na kaalaman tungkol sa kasulatan. Nang sa gayon, ako ay makapamuhay ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Sa ngalan mo, Jesus, sa ngalan mo, Jesus,
sinasaway ko ngayon ang lahat na pinagbubuhatan ng karamdaman sa aking katawan mulang ulo hanggang talampakan. At sa ngalan ng Jesus, inaangking ko ngayon ang aking lubos na kagalingan. Kagalingan sa espiritu at katawan. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, find your partner. Find your partner. Okay. Ang unang tanong mo, partner, natukso ka na ba? Okay. 1+1. Natukso ka na ba? Okay. Sasagutin niyo sa pangalawa. Yun totoo lang, ha? Kung natukso ka na, sasabihin mo, natukso na. Ha? Kung hindi pa natukso, sasabihin mo, hindi kailanman. Sabihin niyo nga, yung isa, natukso na. Okay. 1+1. 3+3. Are you telling the truth? Naririnig ng Diyos. Okay. Ngayon, sapagkat naghayag ka ng katotohanan, ang sasabihin mo sa huli, malayang malaya ka na. Malayang malaya ka na! Okay. 1+1. 3+3. Seven to seven. Purihin ang Panginoon. Tasa kamay. Makinig kayo. Last instruction. Saan kayo lumaya? Susundan nyo ang salitang malaya, ha? Ng bagay na gusto nyong lumaya. For example, malaya na ako sa tukso. Ibig sabihin niyan, tutuksoin ka pa rin. Ha? Malaya na ako sa karamdaman. Malaya na ako sa kahirapan. At higit sa lahat, malaya na ako sa sama ng loob. Okay. Kung ako kayo ilang isisigaw ko, pagtapong ko sa inyo, isisigaw nyo, malaya na ako sa sama ng loob. Pag lumaya kayo sa sama ng loob, lahat ng kasakit nyo, lahat ng karamdaman nyo, lalayas. Are you ready?